Hinambalos ng malakas na hangin dala ng bagyong Egay ang Ilocos Norte. May nagbagsak ang mga puno at may bahay na nadamay sa Lawag City. Sa kasagsagan ng bagyo, may lalaking natrap sa Rumaragasang Padaan River. Agad naman siyang sinagip. Sa lakas ng hangin at alon, inilikas ang mga nakatira sa coastal barangays ng Burgos. Binaha ang ilang palayan. Walang kuryente sa lalawigan na isinailalim sa state of calamity. Ramdam din ang bagsik ng bagyo sa Batanes. Malakas ang hangin at mataas ang alon sa Dalampasigan. Nagbagsakan din ang mga puno. Patay ang isang ginang sa Ramon Isabela nang mabagsakan ng natumbang puno ng nyog. Hindi madaanan ang tatlong tulay na lubog sa tubig bunsod ng pag-apaw ng ilog. Umabot sa critical level ang Chico River, kaya gumuho ang dike na nagsisilbing flood control sa Barangay Laya West, Tabuk City, Kalinga. Binaha ang mga palayan. Sinagip ang mga tao at hayop na natrap sa baha sa Barangay Kabarwan. Nagtaas din ang alarma ang Bontoc Mountain Province dahil sa pagtaas ng tubig ng Chico River. Binaha ang ilang kalsada. Gumuho naman ang lupa sa bahagi ng Cannon Road, lalo na sa Camp 6 sa Baguio City, kung saan bumagsak ang malaking tipak ng bato sa kalsada. Nahagip ang ilang bahay at sasakyan. Sugatan ang dalawang lalaking tumutulong sa rescue operation sa pagguho ng lupa sa BGH compound. Nagka-landslide din malapit sa palengke ng Baguio, kung saan natabunan ang ilang nakaparadang sasakyan. Nakunan din ng dashcam ang pagbagsak ng puno. Muntik pang matamaan ang sasakyan. Binaha ang Burnham Park na pansamantalang isinara sa mga turista. Humambalos naman ang habagat sa bahagi ng Visayas. Sa video na kuha ni Mikay, kita ang unti-unting pagguho ng lupa sa gilid ng ilog sa Lawawan Antique. Gumamit na rin ang backhoe para masagip ang mga residente. Higit 1,000 pamilya ang inilikas sa Bacolod City dahil sa baha kahapon. Karamihan nakatira sa tabing ilog. Sabi niya, ayaw pa dapat niyang lumikas dahil nasa bubong ng bahay pa ang kanyang mag-ina. Pero inilikas siya ng rescuers. Nagsibalikan na sa kani-kanilang bahay ang mga residente nang humupa ang baha. Ilang bahay at istruktura ang nasira sa pananalasa ng buhawi sa Hilungos, Leyte. May nasira ring mga silid-aralan sa Hilungos South Central School. 11 bahay din ang nasira sa buhawi sa Vincent's Camarines Norte. Tiniyak naman ng DSWD ang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Egay at habagat. Kahit nasa Malaysia, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabantay ang pamahalaan sa epekto ng bagyo. Sa datos ng NDRRMC, mahigit 180,000 individuals ang apektado ng bagyong Egay at habagat sa buong bansa. Haris Julio, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,